Po? Taga saan kayo? Nueva Ecija. Ah, wala. Ito Nueva Ecija. Pagagaling ko lang doon last week. Oh, ganun po ba? Saan po? Santa Rosa. Ah. Malayo-layo ng konti. Saan dyan kayo ngayon? Hindi po. Nasaan kayo ngayon? Nasa ibang planeta. Nasa ibang bansa. Ano po pangalan niyo? Aaron. Aaron. Wow, ganda. Ay, guwapo pala. Lumaki tayong ako dun, ha? Ilang taon na po kayo? Ha? Ilang taon na po kayo? 49. 49? Ah, matanda ako sa'yo. Pwede pa naman, wala namang bata sa, at matanda sa... Bata mo pala ako, 51 na ako. Lalo-lalo na pag madilim. Walang bata, walang matanda. Ay, ganun po ba? Nakailang sali ka na po dito? 3 times na ata. Kasi yung nakaraan kasi, nag-usapan namin, nasa Saudi ata. Ang usapan namin, uuwi siya ngayong June 26. Pagkatapos namin magpa-live, kinabukasan, hindi ko na siya nakontak. Nakontak ko pa naman siya kinabukasan, kaya lang, ang dami niyang rason, ang dami niyang mga sinasabi na hindi ko, isa sasabi sa akin, ikaw nga itong hindi nag-text, ikaw nga itong hindi tumatawag, lagi naman ako tumatawag, yun ang lagi na yan sinasabi sa akin, hindi ako tumatawag. Tapos din na, siguro, tatlong araw siguro, wala na, ako na yung nagpapaw sa kanya. Sabi ko, sige, kahit hindi na tayo magkita, hindi ko nahintayin yung pagdating mo kasi alam ko naman talaga, siyempre, bilang isang lalaki, ramdam ko naman yung talaga ko, ano yung ng babae, ayaw niya. Pagka ayaw niya kasi, alam ko talaga, alam, maraming rason eh. Ganon po ba? Try lang. Huwag susuko agad. Hindi naman ako sumuko eh. Eh, gumibot ka nga eh. Dito kasi nakuha yung una, yung pakayang ikalawa, yung ikatlo. Ilang taong ka na? Ilanak mo? Tatlo. Wow. Napadami. Tatlo ako. Isang 27, isang 21, and 19. Ano? Pakiulit niya? Ano? 21, at saka 27, at saka 19. Yan ang bata na yung 19? Ano? Ilan kang bata mo? Ilan? Oh. Saan ka ngayon? Sa ibang bansa. Saan? Sa Canada. Wow, lapit. Oh, lapit lang. Ilan naman ang way mo? Wala pang plan. Ha? Wala pang plan. Ilang taong ka na dyan? Ha? 10 years. 10 years? Wala ka ano pa kung pwede ka uwi ulit? Ako, last 2019. 2019 ka umuwi? Ah. Ha? Opo. Muna akong pupuwi, bata pa naman ako sa iyo.
Oo, oh, yeah. 19. 19 ako umuwi. Dalama. Wala na. Since pumunta ako dito, wala na. Iwalay o oh, ano? Divorce dito. Divorce? Dito. Dad. Ha? Oo. Oh, taga saan? Saan? Quezon Province. Sa Quezon Province ang probinsya ko. Oo, oh, ganda dyan. Baka mag-alala siya sa kama kita pero. Sigurado. Dito ako sa kapatid ko ngayon. Oh. So ano, ang status mo sa buhay? Separated? Separated? Ganun din naman yun. Single, separated, naging single, ganun. Bakit naman? Anong rason? Maraming ano, mahabang position. Oh, nagpa-ride ka pala ng mahaba. Huwag kang mag-alala na malalaman mo rin na lahat yung pagdating ng araw sa tabang oras. Bakit hindi pa ngayon? Ba't pagdating ng oras pa? Mas mabuti na nakahanda ka kaysa sa mabigla ka. Ay, nako. Sa ganitong pagkakataon, wala nang bigla-bigla. Ganon. Bagay, may event na tayo. Correct. Kaya baliwala na yan, yung bigla-bigla na yan, yung... Wala na. Hindi na uso ngayon yan, noon. Maaaring noon, no, makahawak lamang ng kahoy, eh, akala siguro yan kung ano rin nahawakan at kung gaano kalaki. Ay, wala na rin kahit noon. So, ilan ang anak mo? 5. Ay, nakarami ka pala. Talaga. Hindi pa dagdagan. So, ilan ang ano? Ano yung ilang taon yung bunso? 14. Ilang taon ka ng ano, hiwalay? Magsi-7. Ano ba yun? Kasal? Hindi. Live-in lang, partner. Oh. Buti't pumayag si, ano, wife mo. Nakalima ka, live-in lang. Bakit? May nag-aanak na ng 12, live-in lang. O kaya naman, may nag-aanak ng 12, iba-ibang ama, iba-ibang ina. Ay, ganun. Para na po ba? Nga. Para napakalaki mong tao. Hindi, nasa taas na ako ng ano, upuan. Hindi nga. Kasi sa itsura at sa boses mo pala mo, para dahil kung pa napakalaki mong babae. Ay, mali ka doon. 5'2 wow. Lang bahay. Ako. Ha? 5'2 pa lang? Oo. Iyan ang nagagawa ng ano ng camera. Pati pa naman camera ngayon sinungaling na. Oo. Ganun. 51 na ako, 49 ka lang pala. Saan na pala kayo sa Nueva Ecija? Sa parting ano, San Jose City. Malayo sa Santa Rosa. Ay, malayo. Malayo ba? Marami ka pang bayang madadaanan. Di ba rin walang malayo sa ano, sa may gusto. Galingan mo, ano? Walang malayo sa? May gusto. Sa may gusto, correct naman yun. Oo nga. Lalo na siguro mga katulad mo din lang naman. Ibig sabihin, gusto mo si girl, sir? Ha? Ibig sabihin, gusto mo siya, sir? Ngayon pala ko, inaamin ko na sa ano ka na, saksikan na DJ.
honest siya doon, DJ. Parang narinig, kaya? Parang narinig ko na ho yan sa usapan ninyo nung nakaraan ng partner po dito, ah. Ay, pero yun pala, hindi ka na kinausap after ninyo mag-live. Ayun na pala. Ano po ba hinahanap mo, ma'am, sa isang lalaki na wala ho dyan sa Kanadyan, ma'am, sa Canada? Ayun po, ano, totoo magmahal. Totoo. At saka, makakasama mo talaga. Oo. Gusto mo umuwi ka bukas? Eh, ganyan din yata yung sinabi mo nung mga nakaraang sali mo, eh. At sisiguraduhin ko naman sa iyo na hindi mawawala sa iyo, hindi mawawala sa hapag, sa ano, sa tawag ito, kasalan. Ay, putan, ang detalye. Ikaw ang lalaki, sir, ikaw pumunta sa Canada, kasi citizen na ho yan doon si girl. Oh, opo. Oh, ikaw ang pupunta doon sa kanya, eh. Siya, ikaw may gusto, eh. Oh. Oh, oh. Kaya galingan mo. Oo. Oh. Total, madali lang din naman pumunta ng Canada ngayon. Oh, punta ka doon kung totoo ka. Oh, kung totoo ka, Ero, galingan mo na ngayon. Tingnan natin. Kasi, kahit pa sabihin natin galingan ko, matulad ng nangyari noong nakaraan. Oh, inaamin ko, naging seryoso ako doon kasi siyempre, unang-una, hindi pa naman kami nagkita. Katulad mo na naman. Sabihin mo sa akin, galingan ko. Kahit sabihin mo galingan ko, kung talagang ayaw ng isang tao sa iyo, wala akong gagawa. Kahit paano gawin proposal sa kanya, kahit paano gawin mong import sa kanya, kung talagang ayaw mo naman, wala naman magagawa. Isa. Eh, dagdagan mo pa. Baka kulang pa ng todo. Eh, paano mo malaman kung may gusto isang babae sa iyo? Di, siyempre, tanungin mo si girl kung may gusto ka, may gusto siya. Eh di kung wala nang time na pag-usap pa kayo dito. Tama yun, DJ. O diba, kung gano'n lang alam na ho natin yung kahinatnan, kalalabasan, diba? Pero dapat galingan mo pa rin talaga. Oo. Wala nang mahaba usapan. Period kong period. Tanungin mo si girl. You love me? Ulitin mo. Yung galingan mo, ulitin mo para mong ano, eh, kulang pa. Pus mo pa. I love you. Ha? Iba ang gusto kaysa sa love, sir. Tanungin mo muna si girl kung gusto ka, bago yung love. Matutunan naman yan, eh. Basta ba yung love? Napapatawa ako sa ituloy, eh. DJ, eh, 49 pa lang pala siya, eh. Oh, ikaw. Eh, bakit? Kung kita mo na, ngayon pa lang ako, nagre-react ka na sa edad ko, eh. 49 pa lang. May nagkakaintindihan nga 20 to 6 versus 60. Yung pa kayang 49 to 52? Oo, magpi-52 na ako. Ha? Magpi-52 na ako. Nawawala ka, madam? Oo. Hindi, ah? Sabi ko po, magpi-52 na. Ah, magpi-52 bata pa pala, eh. 20 na, 42. 52. Kaya nga, 52. O 49 lang naman. Ang depresya, no? Ay, malaki. Walang edad. Kalaking walang edad kung talaga nakakaintindihan. Lala, sige, o sige. O sige nga, galingan mo na. Baka makapasa. Hindi, serious. Kailan uwi mo? Oh, serious. Eh, wala pa ngang plano. Paano kung magpapatuloy sa'yo, seryoso ako? Eh, hindi ka pa nga nag-uumpisa, eh. Mm-hmm. Paano magiging seryoso niyan? Para maniwala ng seryoso si girl, ikaw nga pupunta ng Canada.
Sir, kasi maawa ka naman dito kay girl, oh. 30 million kung ticket niya pa lang ho yun. Kung siya ang uwi dito. Oh, di ba? Oh, oo nga, teacher. Times 2 na ngayon ang ano. Oh. Dati mura, ngayon. Nag-times 2 na. Marami nang pumupunta dyan, eh. No? Ikaw pupunta, sir, para maniwala si girl na seryoso ka. Kaya, ano ngayon, Aaron? Sige, sasabihin ko sa iyo, ating pagtatapat ko sa iyo. Sige, kahit sa ganito paraan lang, oh, maraming nakikinig, maraming nanonood, maraming nagko-comment. Wala akong pakialam sa mga nagko-comment na yan. Basta ipuntate yung nararamdaman ko. Okay, nararamdaman mo. Huwag mo silang intindihin. Tayo lang dalawa, oh. Saka si DJ. May pag-asa ba? Siya fitness. Oh. Ha? May pag-asa ba? Ay, hindi, wala pa. May pag-asa na. Hindi ka pa nga nag-umpisa. Hindi, tanong ko lang kung may pag-asa na. Eh, sa ang pagbabasihan kung may pag-asa na, wala ka pang tinasabi. Ba, anong gusto mong patunayan ko sa'yo? Anong gusto mong gawin ko para sa'yo para patunayan kung mahal kita? Sa isang pagkikita lang kasi na ganito, hindi masasabing mahal mo ng isang tao, di ba? Kaya nga. Oo, oh, alam ko naman eh. Kaya nga sabi ko sa iyo, kaya nga tinatanong kita anong gusto mong gawin ko. Kaya nga sabi ko sa iyo, gusto mong uwi ka na. Ay, hindi kasi yung sinasabi. Ikaw mismo ang gumagawa. Gagawin ko yung paghihintay ko sa iyo kung kailan ka uwi. Sabi nga ni DJ, ikaw pupunta dito, oh. Hmm? Ako pupunta dyan? Oh. Ano, maiba tayo kuya. Anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Marami. Ang totoo nga niyan, tatlong trabaho ko sa isang araw. Wow. Ano? Like ano? Ano kasi ako yung baker at saka yung home. Oh, chef ka pala. Ah. Dalawang bakery sa isang araw, tapos sa ano, ay. Sa gabi, ano, isa, ano, alas 6 ng umaga hanggang alauna. Timer na DJ. Tapos pagdating ng alas 4 ng hapon to 9, then, sa kagabi naman ako. Oh, hard worker ka pala. Ha? Marami ka ng ipon yan. Ay, tama lang. Tama lang maging masipag ka kasi lima ang anak mo, oh. Ilang taon na panganay mo? Yung kasing tatlo, may mga sarili na mga hanap buhay yun. May sariling, ano, may sariling negosyo. Yung, ano, yung Changge. Alam mo ba yung Changge? Yun. Oh, Changge, oh. Dalawa na lamang yung pasaway sa akin. Ilan taon yung mga yon? 14 at 17. Oo. Kailangan... Sila-sila lamang yung magkakasama sa bahay. O ano pa, college pa. Ang aking tatapusin, pagtatapos. Para magkaroon ng pagkakataon ng isang katulad ko sa iyo, katulad mo. Ano? Sana oh. Ano ibig mo sabihin? Wala lang. Labo, wala lang daw, oh. So, dalawa na lang ano. Nako, pag-aralin mo mabuti. Kasi, sa ngayon, talagang... Alam mo madam sa totoo lang. Oo. Obligation ko 'yun, priority ko 'yun kasi siyempre anak ko. Pero sana naman bibigyan ko rin pa kataon niyo na maging priority ko sa sarili ko para sa sarili ko. Di ba? Oo, dapat ano, budgetin mo ang ano mo. May para nila, may para sa iyo. Oo naman, alam ko naman yun. Kaya nga nandito ako ngayon eh, kasi di ba hanap ako ng patulad ko eh.
Oh, galing talaga ng pasakal. Binapapasin nga pala ako sa iyo. Ang ganda mo pala, na parang si Maui. Oh. Na. Patay. Di naman. Namamataya ka lang. Medyo punasan mo konti ang mata mo. Baka may puwing yan. Lalo na po nakangiti ka na po simple. Ganon? Ay, thank you naman. Ikaw din, oh. Gwapo mo eh. Bakit hindi ka nakahanap? Ilang taong nakamuhi ka, no? Iwalay. Sa palagay mo, may makakamali sa aking katulad mo? Abo, siyempre. Bakit, oh? Ang gwapo mo nga eh. Oh. Tapos masipag pa, tatlo-tatlo pa ang trabaho, saan ka pa? Bakit hindi ka nakahanap dyan sa malapit sa'yo? Dita? Siyempre, lamin ako busy sa trabaho ko. Wala akong iba nakikita kung hindi ko anong hitsura nung pinagkatrabahuan ko, kung anong niluluto ko, yun lang. Kung ano yung hinihiwa ko, kung ano yung hinihimas-himas ko para hiwain, kung ano yung hinihimas-himas ko, puro na lamang pagsasarili iniisip ko. Yun lang. Oo. Bakit anong oras ka pa napasok? Ha? Oras ka napasok sa work? Wag mo namang isipin lagi yung pagsasarili, sir. Oh, kakapagod naman yun. Bakit kaya na iniisip mo? Akala ko din na pala ko nakalimutan mo na yung DJ. Tama yun, huwag ka really masyado. Diyan, tulad ka nung sinabi ko sa'yo, siyempre, lalo-lalo na, nagkakaedad na rin ako. Ngayon, siyempre, matagal na, saka after 7 years ba naman ako naging sarili, ay nagsasarili, sarili sa buhay, yung mag-isa sa buhay, ganun. Mag-isa. Siyempre, isa, naiisip ko na rin, parang mali naman na yata yung ginagawa ko sa sarili ko. Puro na lamang trabaho. Wala na iba nakikita kung hindi po trabaho. Ito man masama yun, siyempre. Salamat pa nga ako. Napapagsabay ko pa. Dahil sa edad kong ito, napapagsabay ko pa yung tatlong trabaho sa loob lamang ng isang, sa loob ng maghapon. Salamat pa ako, nagagawa ko pa rin hanggang ngayon yun. Yun. Pero dapat, sana na, minsan kasi naiisip ko, tama pa ba yung nagagawa ko sa sarili ko, mali na, kasi lagi na lang ako sa sarili, ay nagsarili sa buhay, wala akong kasama sa buhay, ganon. Huwag mo pasyadong kaisipin. Yan na epekto ng lagi mong pagsasarili, sir. Sige ka. Tama. Sana. Okay naman yung busy sa work. Mas maganda nga yun kaysa wala kang ginagawa. At least may income ka, di ba? Pero sa palagay ko, sa nagagawa ko nga na yan, kung maaari nga, sabi ko nga, bibigyan ko naman ng pagkakataon yung sarili ko para kaya ko pang gawin apat yung trabaho ko sa maghapon. Apat? Yun, mahirap apat. Na yun. Apat? Hindi mahirap yun. Mas maganda lang yung apat eh. Alam mo kung bakit nasabi ko na mas maganda yung apat? Kasi sa gabi, iba yung trabaho ko. Eh di marami ka ng ipot na yun. Nag-gets ko yung sinabi niya yan. Marami ka ng ipon ngayon sa dami mo ng trabaho. Tama lang. Hindi ko naman sinasabing marami. Hindi ko naman sinasabing ano. Tama lang. Nakakaraos. Pag sinabi ng mga bata na, baka higing load.
Ako naman, si takbo sa tindahan, araw-araw, gano'n, load vlog hinihingi nila sa akin. Pero ang totoo talaga nito, sinusuportahan ko pa rin yung tatay ko. Oo. Dapat lang. Ang pinakang priority ko talaga ngayon, yung tatay ko, yung mga anak ko, basta nabigyan ko lang sila ng loob, masaya na sila. Pero yung tatay ko talaga priority. Dapat priority mo rin yung mga anak mo. Lalat ang kakaan. Dipindi naman yun eh. Pag sinabi yung mga bata na pa, kailangan ko ng ganito, simple, natural lang. Yun lang hinihintay ko sa kanila. Pero kasi yung tatay ko kasi talaga hindi na siya nakakapagtrabaho kasi yung talaga matanda na. Sa dinami-dami namin mga kapatid, dadalawa lang kami ng kapatid ko sa panganay sa akin na sumusuporta sa kanya. Kaya wala rin magawa. Okay lang yun. Tatay mo naman yun. At saka wala namang ibang aasahan yun kundi mga anak. Ako din. Akong sumusuporta sa nanay at tatay ko. Okay lang yun. More blessed to come, sabi nga. Usually, pagtulungan na lang natin kung sakali. Ay, walang problema. Sana. Tumasipag ka pala. Ha? Oh, gwapo pa. Bakit hindi ka nakahanap yan? Malapit sa'yo. Kahit sabihin, pag nasa harap ko na yan, kung ayaw ko. Ay, yun lang. Mahirap nga yun. Ay, bibigyan ko muna ng pagkakataon yung sarili ko na patunayan sa sarili ko na kaya ko rin magsolo. Kaya ko rin mabuhay nung wala sila. Kaya ko rin magsarili kung kaya nila. Sinong sila? Kaya pwede ka namang isa na kasama mo sila. Ha? Pasensya ka na, bigyan ka dito kasi malapit kami sa highway. Ha, nasa labas ka ngayon? Hindi, nandito ako sa loob ng kwarto. Medyo malapit ka lang sa highway. Okay. Kung bahay ng kapatid ko. Nandito ako ngayon sa bahay ng kapatid ko kasi malapit lang dito yung trabaho ko. Kaya dito ako muna nakituloy. Matagal mong manligaw. Manliligaw ka ba? Ha? Manligaw ka na. Umpisahan mo na. May nandiyan si DJ Witness. Alam ko naman yun eh. Kaya mas maganda nga nandiyan si DJ para may testigo ako kung sakaling din mo ako eh. Oh. At least, pag binastig mo naman ako, masabi, kapag nag-request ako kay DJ na mag-file na automatic yun. Siyempre, busted dyan eh. Pagbigyan mo na yung busted niya eh. Huwag mo muna isipin yung busted, umpisa ka muna. Eh, alam mo sa totoo lang nakikita sa lahat ng mga nakausap ko dito ikaw lamang yung nahihiba. Na ano? Wala akong pagkakaiba kay Maui. Promise. Hindi naman. Ha? Hindi naman. Sa tanda ko na to eh. Ikaw mo ko kay Maui. Handla, yun naman. Talagoy mo si DJ. Umismel ka ng yung ismel na pasimple. Umismel ka ng pasimple. Ayaw ko, ambot sa langaw. Sana. Ambot sa langaw daw. Wada. Loko mo ko na sa iyakatait nung nangyayari ngayon. Huwag mo na kasi itindihan. Ikaw na mismo nagsabi na huwag mo intindihin yung mga yan eh. Wala akong pakialam kung ito sabihin ng mga nagpo-comment dyan. Basta importante eh. Sinasabi ko ito yung para sa akin. Alaga naman magsinungaling ako. Diba? Bakit nakikita mo ba yung comment? Ano iko-comment nala? Wala naman. Makikita ko po kasi sasabihin sa katulad nung nakaraan na may line up ako. Kung ano naman sinasabi. Boy, huwag ka na magsasarili kasi. Maganda pa na kasi para hindi ka na magsasarili. Totoo naman yung sinasabi.
So, lagi mo sinasabi, nagsasarili ka. Oh, di yun ang comment sa'yo. Ay, dapat alam na nila yung kung ano ibig sabihin doon. Pagpunti sinabi ko magsasarili, hindi na yung sinabi ko na nagsasarili ako yung bagay na yun. Oo. Oh. Oo, huwag mo silang intindihin. Sarili mo, intindihin mo. Paano? So, nasan na ngayon ang misis mo? Ha? Nasan na ngayon ang misis mo? Aba, antok ka na yata. Ba't ganyan ang mata mo na? Kung tumutin. Nawala ko yung antok ko nung nakalive. O, dapat lang. Nakipag-usap ka sa akin. O, huwag kang antokin. Boring ba ako? Nakita mo na lang yung ilaw lang ako sa ilaw. Wala. Wala akong nakikita. Sa likod mo, maliwanag. Sa likod, maliwanag. Hmm. Pati yan eh. Tanggalin mo daw yung saklob mo. Tingnan natin. Ano? Tanggalin mo daw yung saklob. Wow, guwapo. Tanggalin mo. Para makita kagapuhan mo, makita nila oh. Pakakaya. Ay. Diyan pa lang sa camera, nahihiya ka na. Nakakahiya ko, ikukumpara ko yung sarili ko sa mga katulad mo, Maui. Napapatawa ako sa'yo, namumula ako sa'yo, nakakatako. Huwag mo sabihin, Maui, at bata pa yun. Medyo sa may edad naman. Di ba, Ali? Sa Maui, Maui din lang naman, wala akong pakialam. Wala na si Aaron. Parang nananakinip na to. So, paano na ngayon? Nasa na ang wife mo? Ano na? Nasa na ang asawa mo? Pag-iulit lang, madam, kasi video nawawala eh. Ano kasi na? Medyo maingay ka dito. Pakiintindi na lang ako kahit ngayon wala akong maintindihan. Yan na. Masaya na ako. Ayan na nangyayari ng ano, super work, super ano, super duper headquarter. Oo, wala pa. Fucking Aaron. Sabi ko, nasaan na ang asawa mo? Hindi ko na alam. Ang huling pagkakabalita ko, may asawa siyang iba na nagkaanak, tapos yung anak nila pinaampun doon sa tiyahe nung pisan ko. Ah, so yung anak mong nasa iyo? Yung anak mo? Yung anak ko? Yung mga anak mo? Nasa ano? Nasa sila-silang... Sila-sila lang ang di naman magkakapatid na magkakasama doon sa isang bahay. Doon sa bahay ko, sila-sila lang ang magkakapatid. Yung anak mo, kasama mo. Oh, magkakasama sila, magkakapatid. Oh, sila magkakapatid na magkakasama doon sa isang bahay ko. Wala nang iba. Mm-hmm. Kung gusto mo, pag-uwi mo, sigaw samahan mo. Ay, walang problema. Papasya lang kita gusto mo. Pero hindi ko pa alam kung kailan eh. Yan nga lang. Abang, mag-ipon-ipon abang, muna pang pauwi. Abang, kung gaano katagal ka na riyan ka, ganun din katagal ako magtitiis para sa'yo. Ay, nako. Oh, mapapatunayan mo kaya yan? Oo naman. Ay, hindi ka pa nga nag-uumpis. It's my heart. Maghihintay na agad. Gagawin. Umpisahan mo muna. Gagawin ko ng pare si DJ sa ganitong makakataon. Ayun ano naman, nandito tayo sa lineup. Si DJ na lang yung magsisilbing pare. DJ, pare ka na daw. Ewan ko, ambot sa langaw. Ikaw nang magagal. Magagalit si father kasi wala nang customer si father. Ha 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 ha.
Ayun ang nangyayari na kay Aaron. Parang wala nang tulog kasi ito eh, oh. Ha? Kasi parang wala ka ng pahinga. Wala nang pahinga, sarili ni sarili. Alam mo kung sa Canada ka, yayaman ka kung tatlo yung trabaho mo doon, sir. Kaya pumunta ka na ng Canada, doon ka na, para siyempre, para magkasama din kayo ni Miss Faye doon. Ba? Hindi ka na magsarili, may kasama ka na eh. Oo, DJ. Oo, sige, sige, gagawin ko. Sige, gagawin ko, pupunta ang Canada. Sa isang kondisyon. Papayag ka. Oo. Umpisan mo. Hindi ka pa nga hindi mo pa nga hindi mo pa nga tinatanong kung anong pangalan ko. Mayan natin tanong yun pag uli ng lahat. Ay, ganon. Anong huli dapat sa una pa lang? Baka may pangalan yan si Ronaldo. Hindi... Lalaki pala, dami mo nang salita. Ay pala si Rolando pala yung kausap mo. Okay, magpala ako. Pupunta ako ng Canada. Oh. Ikaw din yan yung dahilan. Sabi mo, ikaw pupunta ng Canada. Ha? Ang sabi mo, ikaw pupunta ng Canada, di ba? Oo. Hintayin ka. Pupunta ako ng Canada. Sige, pupunta ako ng Canada pero sa isang kondisyon. Kung papayag ka, basta dito ha. Basta dito sa live. Ay, dito sa ano. Dito sa live. Kung papayag ka. Seryoso. Na ano? Sagutin mo ako dito. Hindi ka pa nga nag-umpisa. Umpisan mo muna. Hindi ka pa nanliligaw. Nasagutin ko na raw, DJ. Eh, wala pa ako naririnig. Kanina ko eh. Uy, kaya nga. Papayag ako sa isang condition mo. Pupuntahan kita dyan. Sasagutin na kita agad. Magkaligawan muna. Kaya nga, kung malabo pa man dito yun, pagdating sa personal, dilinawin natin. Oh. Na, malabo na talaga DJ, hindi na ako narinig. Masabi mo? Manligaw ka muna. Kilalaanin muna natin ang isa't isa. Kaya nga, di ba? Kaya nga. Pero kung gusto mo nga, pupunta ako ng Canada, yun ang condition ko. Sasagutin na kita agad-agad? Pero kung gusto mo naman mag-sacrifice ako, dyan ka, dito muna ako. Ang labo mong kausap yata, Aaron. Sacrifice ka daw muna, ma'am. Ay, siya, i-continue muna ang pagsasarili. Magsasacrifice muna kami. Mm-hmm. Kasi nagsa-sacrifice na yan si Gilm kasi bago ka lang nga niya nakilala eh. Ikaw talaga kamo yung magpatuloy sa pagsasarili. Ikaw pupunta ka ho sana sa kanya, hindi ka na magsasarili kasi magkasama na kayong dalawa. Magsasariling buhay. O, di ba magkasama na ho kayo eh. Pero si Gil kasi matagal na ho yan sanay. Ano? 12 years, DJ. 13 years. Ang tanggal si Ro. Kaya nga nagpa-line up ako kay DJ para makahanap din dito. Kasi 13 years. Tagal na. Canadian po ba yung ex mo, ma'am? Kung saan ka nagpa-divorce? Po? Canadian po ba yung asawa mo? Tatay ng mga anak mo?
siya po ang nauna dito. Tapos, nung dumating ako, nag-wait pa ako ng mga 6 months. Tapos, nag-file na akong divorce. Okay. A Pinoy din pala. Opo. Wow. Sumunod lang sa kanya para mag-divorce dyan, no? Madali kasi divorce dyan. Hindi, kasi nung mang ini-sponsor kaming mag-iina, okay pa. Tapos nung mga malapit na kami yung pumunta dito, nagkaalaman na. So nung dumating kami dito, nag-usap kami, ganun nga. Totoo nga. Okay na. Para sa mga bata lang. Tapos, after ano, na-file ako ng divorce para wala nang isip-isip. Tapos, meron na siya na sa iba. Ayun pala. Yun. Wala na palang problema, sir. Ano, wala. Pupunta ka na. Maging totoo na si Aaron. Kaya lang, DJ, hindi pa nga nag-uumpisa, sasagutin ko na daw agad. Wow, grabe ka na, ma'am. Hindi mo na gets yung sinabi ko. Sorry, hindi mo na gets. Sorry, ha? Sumabay. Sumabay lang ako doon. Parang kayata, ano? O talagang lang santo. Sumabay. Sumabay lang naman ako doon sa ano sa sinabi ni Jamie. Ha? Anong sinabayan mo doon? Ha? Sumabay. Napuntahan daw kita dyan. Siyempre, sabi ko, sige, pupuntahan kita dyan. Oo. Hintayin kita. Mag-start ka na bang mag-apply, papunta dito. Hala, antok na siya. Oo, mahaba ng proseso. Parang lasing to, DJ, ha? Diyan ka na po talaga? Hindi ka na uuwi? Uuwi ako. Uuwi ako. Naku, gustong-gusto ko nga uuwi. Business ko ang Pinas. Sige, uwi ka na. Sama tayo pagbalik dyan. Ano, pareg ka? Pwede. Sana, Pwede. Ano, uwi ka na? Manligo ka muna. Tignan natin. Ha? Ano? Manligo. Hindi naman ura-ura lang uuwi na ako. Ano yun? Uuwi na ako kung... Kung pasado ka na, di ka pa nga nanliligaw. Oo, oh, sige na, oo, oh, maliligaw na. Oh, sige na, ano, gusto mo, simula ko na? Oo. Oh. Binigay mo na lang sa akin yung ano daw ko naman kasi sa mga ganito. Napaka, ano naman nata, kung dito ko gagawin yung mga sinasabi mo, eh, mukhang mamaya sabihin mo, hindi ako seryoso. Ayaw ko naman ng ganun. Kung gusto mo talaga. Hindi, ako sinasabi. Pinag-uumpisa nga kita eh. Paano ba? Ayaw ko nga sa ganitong paraan. Oo, naghahanap ako sa ganitong paraan. Pero ayaw kong mag-open kung ano man yung nasa loobin ko, kung ako man ay seryoso man. Kung seryoso man ako, kihindi, ayaw kong i-open dito. Sana naiintindihan mo ako. Oo, naiintindihan kita. At ngayon pa lamang sasabihin ko sa'yo, pagdating sa bagay na yan, ayaw ko ng ganito, pero sinisigurado ko, pinapangako ko naman sa iyo na kung talagang totoo ka, maseryoso ako. Totoo akong naghahanap ako. Totoo yun, naghahanap talaga ako. Marami na kasi nagsabi sa akin ng ganyan dito sa ano nito. Oo. Siyempre, kung lahat ng single na usap mo,
siyempre, paghahanap. Depende naman. Hindi naman basta-basta sasagutin ka ng agad-agad nang hindi ka pakilala, di ba? Kaya masabi ko sa iyo, hindi ko sa ganitong paraan, hindi ba? Gusto ko yung tayong dalawa. Lang. Okay. Alam nga naman gawin ko yun dito. O mamaya sabihin ni Gigi sa akin, huwag ka kasi masasarili, o di ba? Sige. No, dalawa na lang kayo, ikakat ko na kayo sa live, ha? No? Ma'am, thank you, good luck. Good luck sa inyong dalawa, ha? Maraming salamat. Okay. Paano mo pa magawa yan? Kasi iniwan ka na. Gusto mo dalawa lang kayong dalawa. Te? Sinong nakahula na iwan din ni girl bandang huli? Sino? Maraming nag-comment kanina eh, no? Ayaw mo pala nandyan ako ha. Gusto mo kausapin lang wala ako ha. Gusto mo dalawa lang kayo. Te, iniwan ka?